What's up mga ka-normies? In today's video, pag-uusapan natin paano i-apply yung mga napapanood nating tutorial sa ating normal na rank game. Credits kay Master the Basics for this rotation. Mas magandang panoorin nyo muna yung nilabas niyang content at bumalik na lang kayo rito para mas maintindihan nyo yung fundamental ng rotation na to. Tinawag nyo itong bully rotation. So ang bully rotation, simple lang. Nakawan mo ng farm yung kalaban sa jungle camps niya para di siya makapagpa-level up agad. Disclaimer lang din, hindi ako expert mag-Thamus kaya marami akong errors dito. Di rin pulido yung execution ko sa game na to. So mag-i-invade sana ako sa orange buff ng kalaban pero na-intercept ako ng Zilong kaya di ko na tinuloy. Nag-purple muna ako pero aakit ulit ako sa orange para mag-apply ng pressure. Sa pangalawang pagkakataon, na-intercept na naman ako ng Yin, pero di na rin ako pwede mag-back dahil magagap ako sa level, kaya kinuha ko muna yung small creeps ng jungler ng kalaban. Dahil lamang ang thamo sa early, huwag kayo mag-atubiling pumalag sa early game. Pero dahil fan na rin yung jungler ng kalaban, kaya ito yung nangyari. Nag-overextend ako kaya nabigyan ako ng Fanny. Ako pa yung na-level gap. Pero kahit ganun, dahil nasimulan na natin yung pagiging aggressive, ituloy-tuloy na natin. Ito nga pala yung item build at emblem galing kay MTB, pero binago ko lang ng konti dahil sa sitwasyon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag nyo masyadong gagayahin yung mga build ng mga napapanood nyo dahil depende pa rin sa sitwasyon ng mga builds. After mag-turtle, responde lang sa teamfight. Pero dahil di ko pagamay ang Thamus, kaya nabigyan ulit ako. Pagkabuhay, clear lang ng jungle camps at maghanap kung may farm pa yung kalaban. Pero dahil wala, basag na lang ng Tore at pwesto sa Turtle. Dahil napitasan jungler at gold lane, free turtle na ito para sa amin. Ito na yung sinasabi kong adjustment at application sa mga napapanood yung tutorials. Diba bully rotation yung prayo ng Thamus? Pero dahil laging tumi-teamfight yung kalaban, kailangan nyo ngayon mag-adjust base sa nangyayari sa mapa. Imbis unahin kunin yung farm ng Fanny, re-responde muna ako sa teamfights dahil yun yung mas importante. Dahil nga mas malakas si Thamus sa teamfight. Thank you.
Pero di ko pa rin kinakalimutan na lahat ng makita kong form ng Fanny, kinukuha ko agad. Kaya gap pa rin siya sa level. Dito, pre-nature ko sa buff yung Fanny at nakuha ko naman. Tapos nagpa-cooldown lang ako ng retry tapos maglo-lord na agad. Pero dahil nga may teamfight, responde muna para may advantage kami sa pagkuha ng objectives. At yun nga, dahil napitas ang dalawa sa kanila, pwede na kami mag-lord. Habang walang available na objective, pwede kayong mag-abang ng gank. Pero dito, nag-fail ako dahil masyado akong naging confident. Tapos malayo rin yung mga kampi ko. Pares po na ulit ang Lord at napitas ang Fanny, kaya free objective ulit sa amin to. Same routine, maghanap ng gank, ubusin yung farm ng kalaban habang naghihintay ng objective. Maganda rin yung pressure na nabibigay ng Natalia rito kaya napipitas lagi yung kalaban. Destroyed a turret.
Dito sa Last Lord take, nakipag-showdown yung Fanny sa akin. Pero dahil alam kong pressured siya, kaya ito yung nangyari. Nakita ko rin tinatapos na ng minion yung base kaya sinundan ko na. Kung nagustuhan mo ang video, please like and subscribe para sa mga susunod pa nating guides. Yun lang. Victory!